ang undisputed super bantamweight showdown nila ni Naoya Inoue at sa ating kaubayan na si Marlon Tapalas hindi na nga ba matutuloy. Sigawan ng mga Hapones, John Riel Casimiro kontra Naoya Inoue dahil mas madaling ikasa. Elijah Pierce, sobrang prangka kay Mike Plania, pagagapangin sa laban nila at isusunod si Casimiro, huli kaya si Rais Salim. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Pero bago yan, para laging una ka sa mga future uploads si Mr. Kwento, kaya ba gawin mo to? Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Mga kakwento, sumabugma ng balitang hindi na nga nasiyahan ang team ng ating kaubayan na si Tapalas sa imbigay ng offer ng Team Inoue dahil tira ba binabarat ang ating kaubayan na siya rin naman ay isang unified world champion at gaganapin pa ang laban sa baluarte ni Inoue. Kaya kung sa kalila na hindi talaga makatas ang offer ng Team Inoue sa ating kaubayan, ayon sa Sports Tribune, hindi nila kakagati ng offer at iabandon na muna ang undisputed super bantamweight showdown kay Naoya Inoue. Pero huwag magalala mga kwento, dahil kung talagang ito ang sasapitin ni Tapalas, ang malaga ay nasa kanya pa rin ang dalawang mga korona. Well, sayang din naman ang impak-impak na salapin na sana ang makukuha ni Tapalas kontra kay Inoue. Kaya naman, kung talagang luging-lugi ang ating kaubayan kontra kay Inoue, may plan B ba ang Team Tapalas? Well, may magandang balita pa rin dyan mga kwento. Dahil ang plano nila sa unang depensa ni Tapalas, ang kaubayan Inoue na former world champion na si Tomoki Kamida na may kartada ngayon na 43 wins, 3 losses at 22 knockouts, ay itong si Kamida ay buksingerong kilala bilang isang all-action Mexican-style boxing. Ayon nga kay JC Mananquil, ang kampo ni Kamida ay talagang gustong-gusto rin na may kasa ang laban nila ni Tapalas. Sa ngayon ay nag-light workouts na mga kwento si Tapalas sa General Santos City at inaasahan na ngayong buwan ng Agosto ay lilipad ang team nila sa Amerika para doon maganda si Tapalas kung matuloy ang Inoue fight. Pero hindi pa rin tayo mawala ng pag-asa na may kasa ang Inoue at Tapalas dahil may sapat pa naman na panahon para magkasundo ang dalawang mga kampo dahil pwede sa Nobyembre o sa Disyembre pa naman ang target kung kailan gaganapin ang laban. Pero ang sigurado dito ay hinding-hindi talaga tatanggapin ng Team Tapalas ang offer ng Team Inoue kung lugi si Tapalas. Kaya naman ang tanong, kung sakaling atras si Tapalas, sino kaya ang pipiliin ni Inoue na kanyang makalaban para sa voluntary title defense kung wala pang mandatory challenger na ikakasa ang World Boxing Council at the World Boxing Organization para kay Inoue? Kaya dito na kaya maging shortcut ang pagpili ng Team Inoue kung sino sa dalawang sabik na makasayaw at suntukan ay sobrang uhaw? Teka, napakanta ako doon ah. Mamimili ang Team Inoue kung ang angas ba ng Mexico na si Luis Neri o di kaya ang angas ng Pinas na si John Riel Casimiro. Kung nagkwento, tulad ng sinabi ko sa inyo sa nakaraan na video, ang pamilyang Inoue ay aba, galit at bad trip kay Neri. Tinilabag niya ang rules sa boxing. Overweight na nga, nagpositibo pa sa ipinagbabawal na droga. Kaya dito na masasabi natin na mas lalo pang nilawakan ang pintuan na dadaanan ng Cuadro Alas papuntang Japan. Dahil ayon nga mismo sa news writer ng Ronspo ng bansang Japan, itong si Casimiro at Inoue ay nagkasagupan na sana sa Las Vegas noong April 2020 para sa 3 Major Belt Unification Bantamweight World Title Fight. Kaya lang, ayon sa Japanese writer, kansilado ito dahil sa pandemya at binanggit dito na doon na nagsimula ang paghahamon at pagbanat ni Casimiro na labanan siya ni Inoue at ilang beses din na naging hindi komportable si Inoue sa mga banat ni Casimiro. At sinabi pa dito na umakyat si Casimiro sa Super Bantamweight Division at sunod-sunod na dalawang panalo ang nagawa ni Casimiro dyan. At ayon sa nasabing artikulo, itong si Casimiro ay rank 4 sa WBO at rank 6 naman sa WBC. At ito na mga kwento ang napaka-exciting part. Dahil sinabi dito na si Casimiro ay nakakontrata sa Treasure Boxing Promotion na pinangungunahan ng former WBO Featherweight World Champion na si Masayuki Ito. Kaya dahil dito, the negotiations are expected to proceed smoothly. Ang ibig sabihin lang dito mga kwento ay talagang hindi mahirap na ikasa ang Casimiro kontra Inoue kung gugustuhin lang ng mga Hapones. At syempre, kung voluntary world title defense, ay karapatan ang Team Inoue na mamili kung sino nga ba sa mga top contenders ang papalaga nila. At sinabi pa dito mga kwento na si Casimiro ay isang extremely aggressive fighter na talagang naglalayon, ipabagsak talaga ang mga kalaban. Kaya masasabi talaga natin na walang kaduda-duda raw ng ganitong uri na mandirigma ay magbibigay palalo ng motibasyon kay Naoya Inoue. Mga kakwento, may singit ko lang saglit, saglit lang talaga. May nag-comment kasi sa ating nakaraan na video na nagsasabing ang Hapon na si Hideyuki Iwashi ay hindi po manager o di kay promoter ni Naoya Inoue
dahil ang minamanage lang niya ay ang kapatid lang ni Naoya na si Takuma Inoue. Totoo ba? Sige, punta tayo mga kwento sa Backtrack Wiki. Okay, ano ba ang nakalagay dito? Malinaw pa sa sikat ng nagpapasikat. Yang manager ay si Hideyuki Washi. At si Washi din ay ang isa sa mga promoter si Naoya Inoue. Dagdagan ba natin sa Ring TV ang linaw na his manager and promoter Hideyuki Washi. At ang his na ito ay tumutukoy kay Naoya Inoue. Well, actually mga kwento, ang dami pang patunay. Itong si Hideyuki Washi nga ang promoter at manager ni Naoya Inoue. Pero dyan pa lamang ay alam kong matibay na batayan na yan na dapat nating paniwalaan. Samantala, mga kakwento, habang ginagawa ko ang video ito ay hindi pa naglaban sina Mike Plania at si Elijah Pierce. Kaya sana ay magtagumpay ang ating kaubayan at huwag natin kalimutan na siya ay suportahan sa kanyang laban ngayon. Ang laban nila ay gaganapin sa Atlanta, USA. At ayon nga sa Box Life, ang laban nila ni Plania ay nakaschedule ito for 10 rounds sa featherweight division o sa 126 pounds. Pero sa Ring TV naman ay nasa junior featherweight o sa super bantamweight division. Pero kahit saan dyan mga kwento ay huwag natin kalimutan na suportahan ang ating kaubayan. Lalong-lalo na dahil ang gusto na mangyari ni Pierce ay pabagsakin niya itong si Plania at isunod si Casimero o di kaya si Rais Arim para mas mapapalapit pa siya sa isang world title fight. Mga kakwento, hintayin na lang natin ang roller coaster ride ng Team Inoue at Tapales kung kailan ito hihinto. At kung hindi matuloy dahil si Tapales ay atras, malaking oportunidad na kaya ito sa nag-iisang angas ng Pinas? Totoo nga bang maniwala lang tayo kung talagang kasado ng laban ng dalawa? Pero bawat laban ay dadaan talaga sa proseso o negosasyon. Paniniwalaan lang ba natin ang resulta? Pero ang pinagdadaanan kung paano ikinasa ang laban ay gawin nating baliwala? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. Pero bago tayo magtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Carl Raul Arenas, kay kakwentong Lolito Villamor, kay kakwentong Ding Vin, kay kakwentong Luffy, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.